naman sabihin sa... Finale na ba ito? Marami pa yan. Yung kasi yan, sure. Lagi pinatapos. Pwede naman mag-alam. Gusto ko lang naman sabihin yan. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Kahit saan ka dalhin ang panahon. Si Koyo ba ito? Kaya huwag mong kalimutan kung sino ka kahit saan ka dalhin ang panahon. Tapos lagi mong isipin, bago mo gawin yung isang bagay, isipin mo muna yung kakahan ko na yun. Yung layo sinasabi sa kanya. Isipin mo muna yun, bago mo gawin yung isang bagay. Minsan sa buhay... Kuya-kuya naman yung pagkakasalita mo dyan. Wala mo pwede magkaedad kayo. Okay naman, tama naman, generic naman. Minsan sa buhay, may mga times na magiging reckless ka. Pero sana sa times na yun, ma-realize mo na lahat ng bagay kailangan isipin, lahat ng salita bago sabihin kailangan pag-isipan. Yun lang at lahat ng pangarap ko, alam ko naman, lahat ng pangarap mo pala, lahat ng pangarap mo, alam ko naman na kaya-kaya. Kasi nakilala ko naman ito, nakilala kita na hindi ka gano'ng mabilis sumuko. And alam ko yung nasaksihan ko rin yung mga moments mo na ikaw lang mag-isa. So nasaksihan ko yun, alam kong kaya-kaya mo yan. Minsan nga alam ko na hindi mo na kailangan ng katulong eh. Kasi yung strong personality na ito. Strong personality ni Blay. Tapos, tuloy mo lang. At piliin mo palagi mo din mo tayo. Yan. And, I'm sorry. I'm sorry. Yan lang. I'm sorry. Pwede yung tanong later on siguro, pero siguro na. Hindi pwede din. Streaming. So, exclusive later on. Like, anything. Looking at the camera. Sa akin, sana'y generic, pero sana'y hindi ka din magbago. Kasi, syempre, iba ka pa rin kung paano kita nakilala. At alam ko naman lahat tayo nag-grow. Pero sana mag-grow ka for the better. At ang lagi ko lang naman gusto para sa'yo is sana mas maniwala ka talaga sa sarili mo. At huwag mong maliitin yung sarili mo. Yun talaga yung ayokong lagi mong ugaliin. Kasi alam ko mas capable ka pa para magawa lahat ng gusto mo gawin kung mas tataasan mo lang yung tingin mo sa sarili mo. Kasi deserve mo naman yun eh. Huwag ka masyado maging hard sa sarili mo. At ayun din, alagaan mo yung family mo at alam ko naman hindi mo sila pababayaan. At alam naman natin, meron tayong natutunan pareho sa naging relasyon natin. Alam natin yung mga tama at alam din natin yung mga mali na sana hindi na din natin madalala sa mga next natin. Kasi madami akong natutunan sa'yo and thank you. Ngayon, mas alam ko na yung dapat gawin, dapat hanapin, at mas dapat isipin, at mas dapat hintayin. So, yun. Thank you. Dahil... Confession. Yeah. Thank you kasi... Huwag na nga. Ayun, gusto ko lang tumidagdag yun. Siyempre, si Blythe, hindi naman to sa lahat, sabi ko, lalo sa mga magulang ko, sabi ko, ito, sabihin ko na, isa to sa mga pinaka naging, o kaya pinaka hindi makakalimutan. Yun, isa sa mga dumaan, mga naranasan ko, yung karanasan namin dalawa, yung hindi ko makakalimutan. At gusto ko, hindi ako nagsisisi, gusto kong magpasalamat sa'yo kasi ang dami ko natutunan. Gusto kong magpasalamat sa naibahagi mo sa akin, sa mga wisdom mo. Kasi ito, siya rin ang minsan nangangaral sa akin. Siya ang palaging, minsan, palagi, kasi both naman kami pareha. Siya yung palaging bumipitik sa akin pag merong akong something na nagagawa. So gusto kong magpasalamat doon and yun. Lahat ng meron ka, deserve mo yan. At lakasan mo pa. Huwag kang magpapaano sa mga decision people dyan, decisionary people. So, yun. Huwag kang magpapa-apekto, kayang-kaya mo yan. And baka,
alam ko na hindi ganun ang gusto mong iparating sa kanila, lalo na sa mga this past few months. Hindi ganun yung gusto mong iparating sa kanila, baka misunderstood ka lang nila. Kasi kilala ko po itong babae ito. Okay? Yun. Thank you. Kasi naging totoo. Naging totoo yung meron tayo. At ngayon, alam na nila. Hindi, wala akong pinagsisihan. Wala akong pinagsisihan. At wala ako na sana, hindi sana, ganito na lang, sana, ganito. Walang sana. Okay? Ang sana ko lang, sana, nagawa natin ito. Sana, meron tayong moving ganito. Yun lang ang sana ko, pero yung sana na negative, wala. Yun. Kaya, galingan mo pa, ha? Isipin mo, andyan, huwag mong isipin na mag-isa ka, andyan mama mo, andyan si Oreo, andyan si Chewy, andyan si Marley, andyan si Cookie, andyan si Cheese Dog, si Cheese pala, si Cheese Dog ko rin. So, andyan mo. Bago na naman karakter, ha? So, yung mga aso niya kasi yun, so, huwag mong isipin na mag-isa ka lang. Ayun. Ha? Okay. You know what, in the... Familiar po ako sa K-pop background. Syempre, of course, ang fantasize ko na yan magpasali sa K-pop girl group, pero I think hindi ko siya kakayanin din kasi I think hindi din naman nila ako tatanggapin kasi very strict sila sa physical looks, sa height, and ako po kasi 4'11 lang, so really don't think na pasok ako sa standard sila kasi very high ang standard sa Korea. Tsaka tama naman pagkarating ko K-pop po. K-pop at saka K-pop. So sa K-pop po at saka very strict din sila sa diet. Hindi ko po kaya pakawala ng pagkain. At saka dito pa lang po talaga parang minsan nakakatanggap na ako ng fat memo. Paano pa kaya doon? Diba? So kasi hindi ko kaya. Kahit gusto ko man magiging malungkot po talaga yung buhay ko nang walang pagkain. So, pipiliin ko po ang kaligayahan ko po. Kasi, pagkakapanood ko lang ng Elvis, doon ko lang na-realize, doon kusang kasasaya correct sa pagkain na ko. Huwag mo papalit sa manager. Magkaiba naman tayo, si Jenny Kim kaya niyang sumaya dyan. Kapag hindi ko po kaya sumaya talaga. Tsaka yung beard ko po kasi talaga, very malaman po ako. Ngayon naka-diet na ako, pero ang laman ko pa rin, so hindi po talaga ako soft. Pero hindi ko talaga ako tatanggapin. Tanggap ko naman na yun. Okay lang. Pero sa K-pop po, okay na po ako sa pati artista. Artista na lang po ako. Okay na po ako. Ako? K-pop siguro yung malabo din. Malabo kasi siguro kung talagang ano... Isa lang ang gusto ko doon sa Korea. Tanggap doon yung baby talk ko. Oo, as in, kung yun, sikat sana ako doon sa baby talk ko. Kasi tanggap siya yung may tawag ng Aegyo ba yun? Yung pa-cute-cute. Dito kasi hindi. So yun lang siguro yung Korea. Dito kasi kinaka-iritahan ako doon, pero doon hindi. So, sanay na kami mo. Kasi kilala niyo ko, pero yung iba kasi hindi. Pero yun lang siguro magiging perk ko. Baby talk ako, pero gutom naman ako, di ba? Piliin ko lang, busog ako na baby talk ako. Ayun, sa K-pop siguro, mahirap dun eh. Talagang titignan nga nila yung ano, pag tumiba ka. Iwi-weigh ka every week. So, i-check ka nila, tapos siguro ang daming bawal. Maraming bawal siya yung ito, no? Bawal mag-jowa. Yung mga... Said comment! yung mga pagsayaw. Siguro pagsayaw hindi na. Siguro dami kong hahabulin. Dami kong hakainin bigas bago kung makarating siguro din sa... ang ina-expect nila. Sa P-pop naman, siguro matry. Pwede. Matry, di ba? Ba't hindi? Sa K-pop LDR, di ko po kaya. Huwag, parang pagpatatanggap ako, hindi. Matry yung pipa. Okay. SB19. Proud ako para kay Seth kasi nakita ko naman talaga kung paano siya nag-try. As in talagang hindi niya hinayaan na alam niya hanggang dito lang ako. So, ayoko nang mag-try. Nag-try talaga siya. Hindi siya talaga nagpapahuli. At nagpapaturo po talaga siya kay Jeremy,
alam mo yun, ma-appreciate mo din po yung efforts niya kung nandun kayo. Kaya, happy din ako para sa kanya kasi ayaw niya talaga sumasayaw. Pero ginawa niya yun. It takes a lot of courage na gawin yung ayaw mong bagay. Pero alam mo yun, so para sa akin, magaling siya. Galing siya kasi yes. Ginawa niya yung tingin niyang hindi niya kaya pero ginawa niya. Ako naman, sabihin ko sa kanya, hanga talaga ako sa'yo. Hanga talaga ako sa'yo kasi kahit anong karakter kaya mong ibali-bali o kaya mong laruin, saka magaling ka, wala nang duda doon. And thank you kasi dahil sa'yo kailangan kong galingan din. Thank you dahil na motivate mo ko, na kailangan kong pantayan yung binigay ni Yuri. Kailangan kong lumibentin doon sa pinakita ni Yuri. Yan. Thanks. Ako kasi may isang beses na inaway ko ta kasi nalit sa dance workshop. Sabi ko, kailangan nandito ka, diba? Ito yung pinakagusto mong aralin, diba? Asan ka na? Ay, tama naman, diba? Parang naman. Ayaw pa lang. Okay, stop. Without spoiling yun, baka naman pwedeng ano, ito yung ganito po yun, chika. Meron bang pwedeng i-share na without spoiling? Share lang. Eh, nasa trailer naman yata, nakita naman lang. Pinatulog po. Para sa akin po, yung audition. Napakita po yun sa trailer, yung grid na madami kami. Doon po ako pinaka-excited na mapanood na lahat. Kasi parang talaga siya yung sa Pitch Perfect. Eh, isa yun sa favorite ko pong movies. Ako din po, excited akong panoodin din siya. Kasi di ko pa po siya napapanood. I think it po yung pinaka-masaya. Kasi lahat kami din kumakanta eh. Exciting. Maraming. Ako yun lang din. Kasi yung iba, hindi naman napakita dito eh, lalo na yung mapakita na ko eh, pero maiksi lang at dapat nyo talaga yung abangan. So wala, yung nakikita sa trailer, walang wala yun sa mapapanood namin? Wala. May mga, basta. Oo, ang hirap naman. Kasi I love dancing din po talaga. Medyo na-pressure lang po kasi syempre, si AC Bonifacio yung kasama ko. Pero hili ko po talaga sa Mayo kahit dati, kasi wala po kung kahit anong hirap doon. Hirap lang kasi ang bilis agad nila magets yung sayaw habang ako. Okay. Yun lang naman po. Pero masaya siya. Tsaka mahirap kasi hindi po ako nag-workout. Sobrang unfit ko pong tao. As in, gulay lang ako sa bahay. Bababa lang ako para mag-CR break or kumuha ng pagkain. So nung ginawa ko yan, nakalakin kami na halos everyday meron kami prod na sumasayaw. Hingal na hingal po ako doon ang propong mahirap. Seth? Ako rin po. Love ko yung dancing. Seryoso yun? Noong nalaman ko nga po na sila Darren, si Kyle, si Jeremy, sabi ko, uy, buti naman may kasama akong magaling sumaya. Para naman safe ako. Okay. Hindi talaga may ano. Yun, basta Darren, thank you, Jeremy, thank you. Masaya win out kumanta. Chika! Nakakatuwa din talaga siya kumanta. As in, nakakatuwa siya panoodin. Sige, we will find out ha sa special screening natin on Monday. Kasi musical po ito eh. So, si Direk din medyo mas strict siya kapag sa blocking ng camera, sa blocking namin. Tapos syempre ayaw ni Direk yung gagawa na nga tayo ng first ever musical. Di pa sabay-sabay, so yun po, mas, I think, mas strict siya ngayon kaysa sa mga past namin mga project. And naiintindihan naman po namin, and valid po. Tsaka ngayon, I think, mas napagod si Direk kasi lahat po kami, very strong personality, lahat kami mga budgets. So I think, napagod po siya ngayon si Direk Dali. Saka ano, mas komportable lalo na makatrabaho ulit si kasi pangalong beses na to. So yun, talagang strict si Direk, lalo na nung ano,
ng cycle namin. Kasi naiintindihan naman namin yung pressure sa kanya na ibinigay sa kanya ng management na ito ang first musical series na sa I1. So, kumbaga, lahat naman sa kami, isa lang ang gusto eh, magawa ng maayos at magawa ng best yung lyric and beat. So, si Derek talaga, siya yung parang, siya yung ano eh, siya yung nagsulat, siya writer, siya rin nag-direct. So, strict talaga siya, masyado siyang, alam mo yun na, kailangan natin itong magawa ng maayos. You don't have to explain, just say it. Song, any song. Tapala, top of mind. Parang pag nakikita nyo, ay, si Seth to, ay, si Andrea to. Siguro ano, yun yung ako nalaman. Yung kasama ang tumanda niya, siguro. Kasi yung natatandaan niya, nangiyaya ko siya nung, I guess, si Bengal. Tapos meron akong ginawang surprise. Ay, may kandila. Yun yung pinapatugtog ko. So, yun na lang. Ikaw, Blight, meron ka. Can you think of a song na reminds you of you together? Na composition ni Jonathan Manalo? Dapat rin. Ganda. Drunk, char. There is a Miss Chubby po. Yan po. Sino yung ano yan ulit? Sino yung paparinig ka ba ng mga Chubby? Hindi po! Bakit? Yan po yung song. Alam na po niya. Text na lang daw niya kayo. Text mails! Mga kapamilya, iniimbitahan po namin kayo na panoorin ang Lyric and Beat. Malapit na po yan. August 10 na po yan sa I1 TFC. It's an I1 original series po yan. So, mga kapamilya, suportahan po natin to. At syempre, marami po kami kasama dito. Sino mga kasama natin? Darren Espanto, Isi Bonifacio, Miss Abel Isidro, andito din po, of course, si Sir Nyoy, tapos si Hina, si Jeremy, si Aura. De, close ko sila, challenge ko to, di ba titin na yung poster. Si Miss Pinky Amador, of course, tapos si... Fabi Twins. Fabi Twins, yes po. Din po ang aming ka-squadmate. So we are 3 out of 4. Yes, panoodin niyo po ito. So yun po mga pamilya, August 10 po yan, malapit yes na po. Sa I1 TFC yes po yan. Po. Yeah.